Hello mga besi, welcome back to my channel. This is Besi Aya, Mama Aya. So, today is January 6, 2021. So, for today's video mga besi, pag-uusapan natin yung sahod ng mga caretakers, caregivers, factory workers dito sa Taiwan. So, kung gusto nyong malaman, just keep on watching mga besi. But before that, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel ko, click mo na yung subscribe button and click the bell button para updated ka sa mga new videos ko. So, keep on watching mga besi! Simulan natin mga besi sa sahod ng mga factory workers dito sa Taiwan. Magkano nga ba ang minimum wage nila? 23,800 last year, 2020. So ngayon, 2021, tataas na naman yung sahod nila. Hindi ko lang alam kung magkano yun mga besi. Pero every year or yearly, tumataas po ang sahod ng mga factory workers dito. So ano-ano nga ba yung mga kinakaltas sa 23,800? Nandiyan na po yung broker's fee, health card, at saka yung dormitory fee, at saka yung food allowance. So sa broker's fee po, tatlong taon yung babayaran yon, pero hindi po pare-pareho yon. Sa unang taon is 1.8, sa pangalawa is 1.7, at sa huling taon is 1.5. So, sa dormitory fee po, ay hindi ko alam kung depende po sa company or sa mga dorm na tinutuluyan nila. And sa health card naman po is 335 NT po. And sa food allowance, nakadepende po yan kung paano nyo po babudgetin at saka kung matakaw kayo or matipid kayo sa pagkain. So, hindi po kasama sa 23,800 ang overtime nila. Siyempre, minimum po yun eh. Kapag may OT-OT po o may overtime, ang company nila, tiba-tiba yan mga besi, siyempre. Tsaka, depende po kung magandang company talaga ang napuntahan nila. Kasi, kapag magagandang company po ang napuntahan dito, umaabot po ang sahod nila ng 30K, 40K, 50K, or mataas pa po. Kasi, depende po talaga yan sa company kung may overtime po. Pero kung wala naman pong overtime, natural, minimum lang po yung sasahurin nyo. 23,800 tapos kakaltasan pa kayo. So, wala rin naiipon. Pero kung OT-OT naman, kung may overtime po, tiba-tiba naman po, dun babawi mga besi. So, iyan po yung sahod ng mga factory workers dito. So, ngayong taon po ng 2021, hindi ko lang po sure kung magkano talaga yung sasahurin nila ngayon. Hindi ko po alam. Wala pa po akong balita. Pero, tataas na po yun kasi yearly po tumataas talaga. Isunod na natin mga besi ang sahod naming mga caregivers at caretakers dito sa Taiwan. So, hindi po pare-pareho ang sahod din namin, mga caregivers at caretakers. Kasi, depende po yan. So, pero ang minimum po namin is 17,000. Tapos, i-add nyo po yung 4 days or 4 Sundays na 2,268. So, ang total po is 19,268 mga besi. Ano-ano nga ba yung mga kakaltasin doon? Nandyan na po yung broker's fee, same po nun sa factory, at saka yung health card. So, magkano nga ba ang broker's fee? Same din po sa factory workers. Kung unang taon mo or first timer ka, kada year is 1.8 sa unang taon. Sa second year is 1.7 at saka sa pangatlong taon is 1.5. And then sa health card is 335 din po. And then, kung medyo mabait yung amo mo, galante, swerte ka kasi hindi ka bibili ng mga sarili mong pagkain or yung mga personal hygiene mo. Pero kung kuripot po at madamot ang mga naging amo, talagang maobligado pong bumili ng personal hygiene at pangkain natin or pagkain natin. Kasi minsan hindi po sumusunod yung employer sa kontrata, kung ano yung nakasulat sa mga kontrata natin, naming mga caregivers at caretakers. So, may mga amo po na pasaway kasi hindi nila sinusunod yun, kaya mahirap pong makaipon din kaming mga ano. Pero depende din po yan. Tulad po nitong sa akin, ihalimbawa ko na lang po itong sa akin. Kasi 19,268, babawasan po ako ng 1.7. Kasi pa second year ko na ngayon. So, 1.7 po ang ileles sa akin every year.
And then, ano pa ba yung kileles? Yung health card po na 335. Same lang din po sa factory workers. Kung may lending naman po ako sa Pilipinas, ang kakaltasin po sa akin is 8,032. At kung magde-day off naman po ako ng one day is 567 po per day namin. So, itotal po yung ileles siguro ang matitira po sa akin is nasa kulang ko lang 7,000 or 8,000. So, yun po yung may ipadala ko sa amin or sa anak ko, sa baby ko. So, sa ngayon po is hindi pa ako nakaka-ipon kasi nga may binabayaran pa akong utang na naman. So, yun po. Hindi naman po ganun kadali ang pagpunta rin dito kasi lalo na kung wala ka rin sapat na pera na pang asikaso at saka hindi ka naman single kaya napakahirap. Pero kung para sa mga single dyan, advice ko na talagang kailangan mag-ipon talaga kayo kasi mas maganda yun, hindi pa kayo pamilyado, diba? Kumbaga ang sinusuportahan nyo pa lang is yung magulang nyo at mga kapatid din. So, yun yung payo ko. So, next natin is yung fishermen. Hindi ko alam kung magkano ang sahod nila. Totally talaga, hindi ko talaga alam. And the nursing aid sa nursing home, tsaka sa home for the aged, hindi ko rin alam ang mga sahod nila. So, next na lang. Isisingit ko na lang yun sa next video. Okay? So, I hope mga besi na nag-enjoy kayo sa video ko for today. And I hope na meron ako na i-share sa inyo na konting kaalaman. Excuse, about sa mga sahod ng mga caretakers at caregivers at factory workers dito sa Taiwan. So, kapag nagpunta kayo dito, alam nyo na yung mga dapat i-deduct or i-less sa sahod nyo. Huwag kayong mag-expect ng ganun kalaking sahod. Depende na lang kung mga factory talaga kayo. Malaki talaga ang sahod. Pero mga caregivers, depende rin naman po. Nakakaipon naman din po pagtapos na sa mga utang-utang, syempre. So, I hope na nag-enjoy po kayo. And, huwag kayong magsawang manood ng mga videos ko. And, tuloy-tuloy lang po ang panunod mga besi. And I hope na may na-share po akong konti sa inyo. And tuloy-tuloy lang po ang panunod para mas updated po kayo. So mga besi, basta tuloy-tuloy lang po ang panunood. At subaybayan nyo lang po ang mga videos ko. Kasi more on ang content ko talaga is about dito sa Taiwan, yung mga pamumuhay naming mga caregivers at caretakers, mga klase ng trabaho namin, mga sahod namin. So, tuloy-tuloy lang panonood po. Huwag kayong magsawang subaybayan yung channel ko at para may malaman din po kayo at para ma-share ko din yung mga bagong balita dito kung talagang nagpapalis na ulit sila. Ang alam ko kasi, nagpapaalis na talaga sila, pero hindi yung ganong karami talaga. Ang alam ko kasi, inuuna nila yung mga naka-line up, yan, tsaka yung mga rehired, yun po. So, yung mga sa new applicant, siguro, napakadalang pa ngayon kasi nga, medyo mahigpit pa gawa nga ng COVID, ng pandemic. So, kaya nag-iingat din ang bansang Taiwan. Lalo na ngayon, may nakapasok na naman na new virus. So, new virus kaya naghihigpit ang buong Taiwan talaga. So, kailangan keep on watching lang mga besi para updated po kayo. So, yan na nga po mga besi. Dito na po nagtatapos ang aking video. Maraming pong salamat sa inyo. Naway, hindi po kayo magsawa sa panunood at pagsuporta sa akin. At nagpapasalamat din po ako sa team namin. Kay na Sir Jan, kasi kung hindi din. Dahil sa tulong nila, hindi po mamomonetize din ang channel ko. At sa suporta nyo din po ng pamilya ko. Maraming pong salamat kasi na-monetize na po yung channel ko. So, pagagandahin ko po yung content ko, pipilitin ko po, gagawin ko po para lang sa inyo. Maraming pong salamat and God bless us po. See you on my next vlog mga besi. Don't forget to subscribe, share, like, and comment. And click the bell button para updated po kayo sa new videos ko. And mag-iiwan po ulit ako ng kasabihan na i-subscribe, i-like, at i-share mo at click the button para swertihin ka. Lalo kang saswertihin kung hindi mo i-skip ang ad. See you on my next vlog mga besi. Bye-bye! Thank you! God bless us!